2014 lang nalaman ni Lola Aurora na may diabetes siya. Kahit nakararamdam na noon ng mga sintomas, hindi siya nakapagpakonsulta sa doktor. Natuklasan lang niya ang sakit matapos mamaga ang kaliwang paa dahil sa komplikasyon, kaya kinailangan na itong operahan. Doon ko nalaman nga nung hospital na ako, naapoy na ako ng lagnat. Doon na yun ang doktor na may diabetes ako. May alta presyon din si Lola Aurora, kaya ilang taon na siyang may iniinom na maintenance medicine. Yung nirisita ngayon sa akin, hindi ka pa nabibili. Mahal yung isa nun, wala naman trabaho. Para maagapan ang komplikasyon ng sakit tulad ng kay Lola Aurora, inilunsad na ng PhilHealth ang konsultasyong sulit at tama o konsulta. Sa ilalim ng Universal Health Care Act, dapat mabigyan ng access ang bawat Pilipino sa primary health care, layon ng konsulta program ng PhilHealth na mairehistro ang lahat ng Pilipino sa primary health care facilities na mga ospital o clinic. Siya yung tutulong doon sa Filipino in times na mangailangan siya ng consultation. And may laboratory rin part of it, yung konsulta, as needed based on risk. No, hindi siya parang annual check-up. Kung kailangan mo magpa urinalysis because of findings, then urinalysis. Yung mga certain age, kailangan na mag-breast exam. Mga outpatient ang makikinabang sa naturang programa kung saan may kailangang laboratory tests. Ilan sa mga maaaring sagutin ng PhilHealth ay CBC, urinalysis, ECG at chest x-ray. May mga maintenance medicine din na pasok sa listahan ng konsulta sakaling ireseta ng doktor. Maglalaan ng 500 pesos sa bawat rehistradong miyembro kung magpapakonsulta sa mga pampublikong pasilidad. 750 pesos naman kada miyembro ang babayaran ng PhilHealth sa pribadong pasilidad. Para makuha ang naturang serbisyo, kailangang magparehistro rin sa healthcare provider sa kanilang lugar bukod sa pagiging miyembro ng PhilHealth. Sa ngayon, sa mga piling lugar pa lang sa bansa magagamit ang programa dahil nang eengganyo pa ang PhilHealth ng healthcare providers na lalahok. Sa ngayon, may 643 healthcare providers pa lang ang accredited dito. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, maganda ang layo ng programa. Pero mga direct contributors tulad ng mga pribadong ospital ang sumasalo ng gastusin dahil nahihirapang maningil sa PhilHealth, kaya may ibang nauwi pa sa pagsasara. Two of our members' hospitals have to close and until now has remained or have remained closed. Who picks up the tab? Of course, probably it is us, the direct contributors. We use the private hospitals to advance our benefits with no assurance that the money advance will be reimbursed or not. Kung maraming mag-enroll o magpapa-register sa isang provider and this much lang konti ang mag-avail ng laboratory, if you do the economics, may kita naman yung provider, but this is something that we have to convince the providers on. Ayon sa grupo ng private hospitals, kailangan ng mas malawak na information dissemination tungkol sa programa para makumbinsi ang mga healthcare provider. Makatutulong din umano kung tataasan pa ang halagang babayaran ng PhilHealth sa bawat konsultasyon. Lady Vicencio, ABS-CBN News.